Blessed evening, guys, in Christ's name. Sa ating may nakakilala, I'm Dax Alejandro. I'm an actor, and I'm an artist, and also I'm a follower of Jesus Christ. So, just want to share kasi testimony of love ni Christ sa buhay ko. I don't know where to begin, pero siguro dun sa background ko lang ng personal testimony ko. We are all sinners. Lahat tayo makasalanan. We are all kailangan ng tagapagligtas. And for me, ang nakita kong magliligtas ng sa akin ay hindi yung sarili ko, hindi yung Panginoong Jesucristo. For 38 years of my life, I've been in pain. Lost. I tried many things sa buhay ko. I've been to acting. I did business. Coach din ako ng bodybuilding. Nag-OFW din ako. Pero all of that, wala eh. I only found in true joy na makilala ko si Papa Jesus ng 2 years ago. Nasa Japan ako. Siguro sa lahat ng mga nangyayari sa atin na pandemic, yung hirap ng trabaho, yung gulo sa mundo, politika, sa family, internal struggle natin sa pamilya, sa relasyon. Learn to trust Christ. Learn to have faith in Him. Kasi with all my experiences sa buhay, nung wala siya, I was lost. And I realize ko now, naramdaman ko yung pagkapako niya sa krus. Naramdaman ko yung mga pako sa kamay niya. Mga pako sa paa niya. Mga lati ko sa likod niya. Yung mga dura ng mga tao sa kanya. Pagtatawanan sa kanya. Pag-persecute niya. Na dapat ako yun. Dahil ako'y makasalanan. Iligtas niya ako. Ligtas niya ako. I just want to share you sa inyo kung ano man ang nararamdaman nyo ngayon, kung man ang hirap sa lahat ng parte ng buhay nyo. Hindi nyo pa siya nakikilala si Jesus Cristo. Kung kilala niyo siya at lumayo ka sa kanya, pumalik lang kayo.
Kasi nandiyan siya naghihintay para sa atin. I'm sharing this kasi with all the pain ang bawat isa sa atin. Pero namatay na Papa Jesus sa krus, sinalo niya lahat yun. Sinalo niya ang galit ng Diyos. Dapat para sa atin. Sinalo niya ang mga kasalanan natin. Kaya ako nag-video ngayon dahil gusto ko share yung testimony na yun. Hindi dahil sa gusto ko mapansin. Kasi dapat siyang purihin sa pagmamahal niya sa atin. Dapat siya mahalin. Kasi kahit di natin siya mahalin, minahal niya tayo. Kaya ng buhay ko. Ngayon na lahat ng mga nag-aarap ng pagmamahal dyan, hindi nyo makikita sa mundo yun. Hindi nyo makikita sa kaibigan. Hindi nyo makikita sa asawa, trabaho, sa anak. Mga tao, makikita nyo laban sa kanya. Lapit lang kayo. Kasi nandiyan niya siya.